Katotohanan ay nahalina, bayan ko binihaga na sadlak sa dusa. Ako ngayon andito sa abroad, titiisin anumang pagsubok. Masakit man malayo sa pamilya, pero mababago ko naman ang buhay nila. Di nyo lang alam buhay namin dito sa ibang bansa. Sobra ang hirap, minsan ako'y napapaluha. Iniisip ko ano na kaya ang buhay nila sa ating bansa, lalo na wala ko sa piling nila. Mahirap mang ibang bansa, kailangan ang magtipid hanggat kaya. Mas okay na ako ang magtiis kesa pamilya ko ang nagtitiis. Nais ko lang ipaalam, hindi ba to ang isang katulad ko? Tao rin kami, hindi kami bangko, gas machine. Ibibigay lahat kahit wala na sa amin ang matira. Ganyan nagmamahal isang OFW. Di nyo lang alam buhay namin dito sa ibang bansa. Sobra ang hirap, minsan ako'y napapaluha. Iniisip ko
na kaya ang buhay nila sa ating bansa, lalo na wala ko sa piling nila. Di nyo lang alam buhay namin dito sa ibang bansa, sobrang hirap minsan ako'y napapaluha. Iniisip ko ano na kaya ang buhay nila sa ating bansa, lalo na wala ko sa piling nila. Ganyan nagmamahal ang isang OFW, ganyan nagmamahal ang pusong OFW. Kapuso, nyo po nakikita ay live na kuha mula sa Luneta kung saan idinaraos po ngayon ang Million People March contra Pork Barrel. Maagang nagtipo naman nakikisa sa Malawakang Rally laban sa Priority Development Assistance Fund o PIDAF. At eto partner, nakita natin no, mula kanina umaga hanggang sa mga sandaling ito, eh parami ng parami no, yung mga taong nariyan sa Luneta. At of course, not to mention, may mga celebrities na rin na namataan at ilang kilalang personalidad na nakikiisa sa Million People March. At meron din mga politiko na has partner na pumunta riyan at naroon sila ngayon sa may bandang Manila Hotel. Mm-hmm. At ayon sa PNP, as of 10 o'clock kanina, kung aking natatanda ng sinasabi nila, nasa humigit kumulang 70,000 na raw yung crowd estimate nila. Diyan lamang sa harap ng Quirino Grandstand sa may Luneta. Pero alam naman natin, partner, na marami pa yung nandun sa may statwa ni Jose Rizal across nung Quirino Grandstand area. And of course, dahil hanggang alas dos nga ito ng hapon, expected at holiday ngayon, expected na baka lalo pang dumami yung mga taong nariyan. At gaya ng mga reports na napapakinggan natin at napapanood natin mula kanina, ay walang iisang programa para dun sa mga nariyan. At ang nababanggit nga ng mga reporters natin kanina pa dyan, eh may kanya-kanyang programa yata yung iba't ibang mga grupo. May mga maliliit sila mga system kung saan nagpapahayag sila ng kanilang mga damdamin sa kanilang mga kasamahan. At yun ang isa sa mga pinaka-wide na shot na ating makukuha dyan mismo sa may harapan nitong grandstand. At bagamat may mga patsi-patsi nga nung harapan ng grandstand na walang tao, eh nabanggit kanina ni Hawi na ito yung medyo maputik na lugar. Alam naman natin na mula pa kagabi eh medyo umuulan-ulan, kung kahit yung ibang lugar dyan ay medyo maputik.
Nako, actually alam mo, yung inisip ko, Rafi, eh, parang hindi ko alam kung mas okay ba yung talagang tirik na tirik ang araw. Kasi pag ganun eh, talagang napakainit. At yun yung mga instances na may makikita tayo, yung mga nahihilo na siguro, o lalo na pagsiksikan, di ba? Or yung ganito na uulan ng konti, tas titigil, tas uulan ulit. Kasi pag tumigil ang ulan dyan, di ba ramdam mo pa rin yung init, yung singaw ng init eh. At medyo mahirap yan para sa ating mga kababayan na naroon dahil takaw sakit, ika nga, yung ganitong panahon. At nababanggit nga kanina, medyo sumisikat pa unti-unti yung araw, medyo iinit, tapos haambon na naman. Pero ito, Rafi, no? Yun yung kanilang kinakaharap ngayon, partner. Oo. Ito rin yung mga imahe na nakikita natin mula na mag-umpisa itong Million People March, yung mga may dalang mga watawat ng Pilipinas, parang simbolo ng kanilang nasyonalismo. At I guess fitting rin na on National Heroes Day, parang naghahanap sila ng mga bagong bayani, no? Na itataguyod yung paninindigan ng ating mga kababayan na para sa kanila, marapat na raw natanggalin ang pork barrel. At of course, kapansin-pansin na talaga nagkakaisa sila, of course, sa pagtatanggal ng pidaf nga o pork barrel. Talaga nakaputi halos lahat. Mangilan-ngilan lamang yung makikita mong ibang kulay dahil ito na rin ang naging panawagan nung nag-organisa nitong Million People March para naman ipahayag at ipakita na talaga nagkakaisa ang lahat laban nga sa pidaf. Mistulang piyesta ang pagtitipong naganap sa makasaysayang Million People March sa Quirino Grandstand. May naiintindihan ang tungkol sa isyu ng pork barrel, samantalang iba, literal na baboy talaga ang akalang pinag-uusapan ng madlang people. Ang mga makolesterol na eksena sa mga kwento ni Mark Logan. Ito ang dagat-dagatan ng taong bayan, nagkakaisang kahilingan. Makibaka, huwag mang baboy! Mistulang piyesta, may baboy pa, may lechon pa. Maniniwala na sana si Cardinal Tagle sa gimmick ni Wanna Change eh. Kaso, sumobra sa tatlong daliri. Si Mr. at Mrs. diet nila, fish. Galit kayo sa pork, sir? Oo, galit na galit kami. Bakit close ka? Nakaka-off naman daw ang topic. Parang ang sakit-sakit. Kasi, huwag makibaboy. Pero ba't ganon? Kainis, may nagpasalamat pa kay Janet Napoles. I love you, Jane. Kasi I'd like to thank Jane Napoles. Kasi kung di dahil sa kanya, wala kami rito. Maraming di alam ang pork barrel, pero andito sila lumelevel. Ano ba yung pork barrel? Yan ang hindi ko naintindihan. Hindi ko naintindihan. Pero paano, nanaginip kayo, nandito na kayo. Ganun. Kumain ka na lang. Kumain na. Tapos lang talaga. Kitang-kita nga. At once again with feelings, balikan natin ang mga panukalang kapalit ng PIDAF o pork barrel mula sa mga netizens. Totally new government PIDAF audited to satisfaction o tongpats. National Assistance Program of Lawmakers engaged in swindling o Napoles. Lawmakers Initiative for Emergency Miscellaneous and Personal Outlay o Liempo. Pwede rin namang samahang isusulong ang sabwatang inside job at gobyerno o sisig. We encourage holistic development of non-government organizations o we dengo. At medyo international ang peg. National Economic Zone establishing United Nations empowerment, encouraging government legitimacy in honoring economic ties. O meze yun na ang lahat. At on top of the list ay ang Benigno Aquino Development Assistance Fund o BADAF ni Anton C. na bumuhay sa nakahimlay na career ng grupong nagpatibok sa puso ng Hagibis. Complete with 80s choreography. Mark Logan. So hindi kayo papayag na ang ipalit sa PIDAF ay BADAF. Ay, hindi kami papayag noon. Hindi ba pwede yung gano'n? Patrol ng Pilipino. Sige.
Let us not repeat it's a one. Now after we got rid of Marcos, everybody went their own way, and we're back to the same shit we're in right now. Ito ang ugat ng pagnanakaw. Ito ang ugat ng korupsyon. Sabi ng Malacanang, sa Facebook lang daw tayo. Hindi po. Ito, black and white, pumipirma. Tumawag pa kayo mga tiga-MBI para nakita nyo ang pirma ng mamamayan. Nagprotesta rin ang ilang taga Cebu kontra pork barrel. Itinanghal sa pagtitipo ng kantang Chop the Pork na sinaliwan pa ng sayaw. May ulat on the spot si Nico Sereno ng GMA Cebu. Nico? Rapid dito sa Cebu, nagsagawa rin ng kilos protesta laban na sa pork barrel. Sinimulan ito sa Fuente Osmeña kung saan nag-assemble ang mga tao. Mga alas 7:30 ng umaga, sinimulan ang marcha ng mga tao. Karamihan ang suot ay kulay puti. Iba't ibang gimmick ang nasaksihan sa parada. May mga motorcycle riders, may mga bike enthusiasts rin. Ang ilang mga kabataan hindi nagpahuli sa kanilang mapanawagan para i-abolish ang pork barrel. Sa Plaza Independencia dumiretso ang lahat kung saan isinagawa ang programa. Iba't ibang klase ng tao ang dumalo sa anti-pork rally.
May mga galing sa urban poor, labor sector, religious community at mga estudyante. Kabilang din ito, dito ang ilang mga professionals na siyang nag-organize ng event. Ang Cebuano musician na si Budoy, nagtanghal sa entablado ng kanyang panawagan sa gobyerno. Pinamagatang Chop the Pork, may kasama pa itong dance step kung saan mistulang hinihiwa o tinatagtad ang baboy na anyaya at pahirap sa lipunan. Nagpasalamat ang mga organizers sa pagdalo ng mga tao na gaya sa Maynila, nagsimula rin sa pamamagitan ng imbitasyon sa social media. Yan ang latest mula sa Cebu, Rafi. Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Cebu. Nagkaroon din po na pagtitipo ng ating mga kababayan sa Davao Contra Pork Battle at may ulat on the spot si Sheila Vergara ng GMA Davao. Sheila? Yes, Pia, abot sa 1,000 katao ang dumalo sa isinagawang 1 million people march dito sa Davao City simula kaninang alas 9 ng umaga. Dumalo ang iba't ibang grupo mula sa Davao Media, non-government organization, religious group, militanteng grupo at mga estudyante at guro mula sa iba't ibang paralan at nagtipon-tipon sila sa Rizal Park, San Pedro Street, Davao City. Sa Rizal Park din, dumiretsong nagtipon ang mga estudyante, teachers at non-working staff ng Ateneo de Davao University sa pangunguna ng kanilang presidente na si Father Joel Tabora. Nagmarcha sila mula sa kanilang universidad papuntang Rizal Park. Bit-bit na makalahok ang kanilang mga placard o streamer na nagsasabing abolish pork barrel. Ipinarada din nila ang isang baboy na nagsisimbolo sa pagpapa-abolish ng pidaf o pork barrel. Isinagawa din nila ang Zumba, sabay sigaw sa chant na sobra, tama na, pork barrel, i-abolish na. Samantala, mga progresibong grupo naman ay nananawagan ng pagbabago kagaya ng pag-re-channel sa PDAF o pork barrel para ilan ito sa mas makabuluhang bagay kagaya ng budget para sa edukasyon, kalikasan at iba pa. Iya sa kabuuan naging matiwasay o matahimik naman ang isinagawang 1 million people march dito sa Davao City, sabay na nakatutok din ang buong pwersa ng Davao City Police Office. Pia. Maraming salamat, Sheila Vergara ng GMA Davao. Sa pag-asang may parating sa Pangulong panawagan ibasura ang pork barrel, nagmarcha ang ilang nasa Luneta patungo sa Mendiola, malapit sa Malacañang. Saksi si Steve Dailisan. Sa pagpapalipad ng mga saranggol at inapos ng ilan ang pagbahagi nila sa Million People March sa Luneta. Isa lang ito sa maraming paraan ng pagtatapos sa protestang hindi naman tinipo ng isang grupo pero kusang na-disperse at hindi nag-iwan ng anumang bakas ng mga basura. Ang pamuno ng National Forest Development Committee is talagang natutuwa at dahil ang panawagan natin through the help of media, so sa tulong natin na pinakinggan nila yung panawagan natin na yung problema, yung posibleng problema sa basura. Wala nga masasabing leader pero may isang grupong nakaisip namang pasalamatan ng mga nakiisa sa pamamagitan ng konsyerto para sa ilang nagpaiwan. At dahil konsyerto raw ito ng mga tao, pati ilang manunood pinagsalita. Pinakahilingan natin sa ating Pangulong Pinoy. Sinabi niyang, kung walang korap, walang mahirap. Taus-pusong binigkas ang panatang makabayan. Ang ilang militante naman, nilisan ng Luneta bandang alas 2 ng hapon at nagtungo sa Mendiola para ilapit ang panawagang ibasurang pork barrel sa Malacañang na abot-anaw na mula sa makasaysayang tulay. Ito ay mahalaga dahil lumabas ang tao, nagprotesta sila sa kabila ng sinabi ng Pangulo. So doon pa lang may tagumpay na tayo dahil hindi sila nagpabola. Sila pa rin ay lumabas para magpahayag. Ito yung unang ganitong klase ng pagkilos sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Sa kabila ng ulan at pagod sa maghapon na protesta, maayos na natuloy ang programa ng mga militante na sinamahan na rin ng ilang individual galing sa Luneta. Kung sabihing bilin talaga kung hanggang rally lang yung gagawin natin. So, sa tingin ko, in our own ways, dapat meron din tayong gagawin para mabago natin yung sistema. Lahat tayo, in a collective way, mabago natin. Maliban sa paglatag ng mga barbed wire at fire truck, bukod pa sa dati ng gate sa Mendiola na isinara, hindi pinigilan ng kanilang programa ng 600 sundalo at pulis. Ang ilan pala sa kanila, kaisa rin sa panawagang ibasura ang pork barrel. Pabor sa akin. Dahil? Kasi yan yung pinanggagaling yung misa ng mga kaguluhan sa amin, gobyerno. Siguro may mga comments sila, pero sa ngayon talagang parang pampersonal lang muna ni Leon. And it doesn't represent the whole organization.
Ako si Steve Dalisan, ang inyong saksi. Nagsisimula nang dumating sa Mindiola ang ilang grupong galing sa Million People March sa Luneta. Doon nila ipagpapatuloy ang kanilang kilos protest at may live report si Steve Dalisan. Steve. Mark, bandang alas dos nga ngayong hapon no, nang magsidatingan dito naman sa paanan ng Mindiola yung iba't ibang mga grupo galing Luneta para ipagpatuloy yung kanilang kilos protesta para ipanawagan pa rin yung pagbasura sa Priority Development Assistance Fund o PDAF na mas kilala sa tawag na pork barrel. Bitin daw kasi Mark yung naging pagkilos nila kanina doon sa Luneta kaya nais nila na dalhin mismo rito sa Mindiola malapit ano, sa palasyo para madinig yung kanilang panawagan kay Pangulong Aquino lalo't hindi raw sila kontento sa ginawa nitong anunsyo nitong Biyernes kung saan reforma lamang daw at kapareho pa rin ano, yung sistema ng pork barrel na kanila namang idinaraing. Sa mga sandaling ito, Mark, makikita mo ay tuloy-tuloy yung pagpoprograma nitong mga ralista. Ang sinasabi dito kanina ng estimate ano, ng ground commander ng Manila Police District ay nasa 600 initially pero ang inaasahan nila ay aabot ng hanggang 1,000 yung bilang ng mga kikilos protesta rito. Medyo umaambon-ambon lamang ngayon pero hindi napipigil ng damdamin ng marami sa mga nagagalit ano, ng mga militanteng grupo rito na nananawagan nga sa pagbasura ng pork barrel. Kanina Mark, may mga namataan din tayo, no? Ilang mga biker, galing naman sila ng Luneta, hindi mga miyembro ng militanteng grupo, pero nais lamang daw nilang sumilip dito sa Mindiola para nga sa gagawing pagpoprograma na ito. Walang binigay na definite na oras kung hanggang ano oras matatapos itong pagkikilos protesta, pero ang sabi ng Manila Police District ay observe daw nila yung maximum tolerance at hahayaan itong mga grupo na ito na magkilos protesta rito at nakaantabay na kaninang mga 1:30 and nag-formation na itong mga pulis ano, sa kabilang hanay o sa kabilang dulo nitong bakod na ito. May mga augmentation force mula sa Philippine Army, Philippine Navy at meron din sa Air Force at lahat sila ay nakaantabay sa likod nitong barbed wire na gate. Ano? Ang sabi lamang nila ay maging orderly at gawing mapayapa itong pagkilos protesta na ito ay wala naman daw magiging problema sa hanay nila. Yan muna latest mula pa rin dito no, sa Mindiola. Balik sa'yo, Mark. Maraming salamat sa iyo, Steve Dalisan.